Naipangako ko sa inyo na tutulungan natin ang mga minimum wage earner. Ayon ho sa Supreme Court decisions, dapat hong i-refund ng BIR yung sobrang ibinayad ng mga employers sa BIR. Kasi nag-withhold yung mga employers sa minimum wage earner, na-discuss ko na ho yan eh. So, para dun sa mga minimum wage earner na na-withholdan ng tax, meron ho kayong dapat ganapin. Mag-apply ho kayo ng refund. Anong year, sir, ang mare-refund ko, sir? Very simple. 2009 hanggang 2017, sinabi ko nga sa inyo, mga 100,000 yan eh. O di parang meron na kayong isang taong sweldo, diba? Napakaganda nun. Ito po yung process na dapat nating ganapin o gawin para ho ma-establish na yung refund. Alam nyo ho ba sa trained law, ha, pinibigyan lang ang BIR ng 90 days? Kung magpa-file kayo ngayon, by June, baka may pera na kayong 100,000, kayong mga minimum wage earner. Kayo namang mga accountants, bookkeepers, consultant, tulungan natin sila. Eh kung papayag yung minimum wage earner na makikiparty kayo doon sa kanyang makukuhang refund, why not? Diba? Kung hindi naman, edi tulong nyo sa kanila. So ganito po, kayo mga accountant, tuturuan ko kayo papaano ho kumuha ng refund. Number one, refund. Kailangan hong i-establish ang ownership. Sino may-ari ng refund? Definitely, hindi ho yung employer ang may-ari ng refund, yung minimum wage earner. So, kailangan ho nating i-identify yung identity. Yes. So, ano kailangan namin dyan, Mr. Maestro? Oh, number one, baka may contract. Diba? Number two, yung ibig sabihin contract, yung contract between employer and employee, yung minimum wage earner, pwedeng 25 o pwedeng BIR form 2305 yan. Pwede po yung BIR form 1902. Pwede po yung BIR form 1604 CF. Sulat ko nga. Pwede po yung 2505. Pwede po yung 1902. Pwedeng 1604 CF. Yung alpha list niyan kasi nandoon yung pangalan ng employee at saka yung employer. Okay? Pwede din ho yung SSS, Pag-ibig, o PHIC, PhilHealth. Okay? Pwede ho yung Pag-ibig. Diba? Yan po yung mga ebidensya na pwedeng establish na meron pong employee-employer relationship. Yan. Bukod sa contract, nakalimutan ko isulat yung contract. Ayan. Ownership. Now, pag na-establish nyo yun, establish natin yung status. Sir, paano establish yung status ng MWE? Eh, di kunin mo yung regulation ng DOLE. Ha? Ano ba yung minimum wage noong 2009? At saang lugar yan? Yan, kailangan natin establish yan. Trabaho mo yan, accountant, ha? And of course, kailangan natin establish yung amount ng refund. Ito ba'y na-remit sa BIR? Ibabalidate mo yan, ha? At hindi lang na-remit, na-report ba sa BIR na yan ay pag-aari ng minimum wage earner. So, wag lang kayong lalayo dito sa ginawa kong parang organizational chart. At matutulungan kayo nito para makapag-refund. Siyempre, may procedure eh. Tulungan ka ng, ano, ng mga accountants. Kayo mga accountants na gustong umaten sa gaganapin kong seminar na to. O sige, gagawin ko na rin din sa online ito. E pwede ba dito sa ilalim na to, ilagay nyo yung salitang yes. Ha? Yung part 1, part and part 2, part 3 nito. Ha? Nasa part 1 lang ako eh. Doon sa comment portion niya. Ibig sabihin, gusto nyong umaten. Baka pwede ko kayong bigyan ng discount o ilibre ko kayo. Nasa sa inyo ho yun eh. So, kung mas marami, 100 o 1,000 yung matutulungan kong accountants, bookkeepers, at consultants, why not? Diba? So, yung part 2, part 3, etc. na gagawin kong mga parts dito, eh makukuha nyo ho yan sa, yan ha, Taxation Professional University. Marami pong salamat.